Yo guys, what is up? It's me, Sai. And it's me, Timothy. And welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kasama ko si Timothy kasi yung video na to hindi ko kayang gawin mag-isa. We'll be doing the, I call it the ring light slow-mo transition. Pero some of you guys call it candy shop kasi yung music na ginamit doon, you should take it to the candy shop. Ganon, ganon yung ginamit na music to. Some of you guys call it candy shop slow-mo, pero ako, I like to call it the ring light slow-mo kasi obviously, yung transition and yung mismo video gumagamit ng ring light. So, today, sa tulong ni Timothy, I will be showing you guys how I do my own video, the candy shop video. Gusto kong gawin yun and gusto ko ipakita sa inyo yung behind the scenes or tutorial kung paano ko gawin yun. But of course, hindi naman natin magagawa to kasi nga, gagamit tayo ng ring light and you guys know na wala po kong ring light. Pero not today. Not today kasi para sa video na to, order na ako finally ng doon ako sa kabila ring light. In-order ko to guys sa Lazada. If you guys are wondering, ang order ko dito was like 3-5, something like that. Talagay ko dyan yung screenshot. Ang dami kasi reviews na legit to. And yung size nito is yung size talaga na ginagamit ng mga influencers. So, medyo mas mura to kasi usually ring light is about 5,000 to 6,000 pesos for this 1-3-5. Parang I won't sayang let the opportunity slip away, diba? So, nakakita daw ako na mura. Bili na ako. So, let's open this up. So, makasama ba kayo sa unboxing nito? And later on, mag-film na tayo na sa video natin. So, let's open this up. Kasi usually yung shipping, inaabot lang ng 50 pesos. Pero since malaki to, as in super laki, mas malaki pa sa akin. Yan, diba? Inaabot yung shipping ng parang almost 200. Pero worth it naman siya. Kasi ayon sa reviews ha, kasi hindi ko pa nga nabubuksan. Okay tong ring light na. Hindi nagbaganda. Kasi na-excite na ako. Gusto ko na siyang magamit. Alam niyo, baka pag-video na ako ng vlog sa gabi. Kasi may times na, tinatamad ako sa umaga. Sa gabi na ako sinisipag. And yung lighting naman ang pangit. Yung una, nasa ibabaw. I think ito yung stand. Oh, naka-bubble wrap siya. So, ito yung stand. Buka naman siyang makakatayo ng maayos. Ayan. Meron siyang adjust, pang-adjust. Super haba nito kasi may like 1, 2, 3 na pang-adjust siya. And next, meron tayong bubble wrap. Comes with a bag. Usually, yung mga ring lights na mamahalin, 5 to 6K, it also comes with a bag. So, pwede mo siyang dalhin anywhere. So, okay rin kasi mura siya. And kung ano yung meron doon sa 5,000 worth na ring light, meron din siya sa 3,000 worth na ring light. Ito na nakita namin. Pakita natin sa kanila. Yung ring light na kagad. And merong parang package dito. Ito muna ang ating buksan. So, ito yung pangtake sa mismo ring light. Dalawang options. The white one and the orange one. Hindi ko sure kung anong kakalabasan nito. I think ito yung pangsaksak and yung phone holder. Meron tayong manual dito. And wala na laman. So, una, yung size. Yun, ito nakalagay sa likod. RL 18 inches ba yun? Yun, so yun nakalagay sa likod. Ito talaga yung size ng ring light na worth 5,000 pesos. Assemble natin siya. Try natin siya i-assemble. Wow! Finally guys, na-workout na naman siya. Yes. Try natin lagyan itong mga ganito. Nais na namin sa wawas. So, ito na. Ang ganda ng ring light. Oh! Ang ganda na yun yung light. Tara natin yung part na mahina. Yan yung mahina lang.
Yeah. Makakapag-vlog na siya ngayon kahit gabi, film. Kahit anong gusto niya, kahit anong oras. Hindi ko pa nasan ba yung kabitan ng phone, pero mukha naman siya okay. So guys, ito na sa wakas, guys, na namin. Ayan guys, magamit na namin yung ring light. Parang napaka, hindi po, ayun light. Okay lang. Ano, magpakasasa tayo sa ring light. Diba? For 3,500 pesos, meron ka ng ring light, diba? So, yun, it works well, katulad lang ng mga ring light na worth 5,000 to 6,000 pesos. Ewan ko kung anong difference. Siguro, yung difference is yung pangalan ng ring light. Diba yes. May mga, there are times naman na mas mahal lang yung product kasi dahil ng brand name, pero same lang naman yung effect. Ayan, so if you guys are interested, kung gusto nyo kumuha ng ring light, I'll be putting the link sa Lazada on the description box. Hindi po ito sponsored. Gusto ko lang kayong tulungan if ever na gusto nyo ng affordable na ring light. Ayan, so magti-tiktok pa tayo. So, I'll see you guys later. Pagagawa na ako ng tutorial ng slow-mo. So, bye! Bye-bye! Ang pangit ng takip mo, isa pa. Yan, diretso mo doon. Okay, 1, 2, 3, takpan mo. Yo guys, ayan, so ginabi na kami ng film. Good thing meron kaming ring light. Pero ayun, so si Timothy nag-film sa akin today. Mag-film na ako ng ano, ng tutorial ng slow-mo ko. I'll be showing you guys kung ano gagawin ko. So nakahanda na yung aking camera, ayan. So ito na din yung ring light ko. Ganito yung position ng ring light at first. So medyo naka-bend siyang ganito and nasa top ng head niyo dapat. So first, kailangan mukha tayong pangit. So ako effortless, pangit na talaga tayo. And we have to have a candy. And may mga candy ako. Wala kasing lollipop. So, wala. Hindi na ako makalabas. So, ito yung candies na gagamitin ko. Since it's... I'll take you to the candy shop. So, ang gagawin ko is, parang ganun-ganun lang ako kakain ng candy. And then, pag malapit yung beat drop, ibababa ko to pag ganun. And then, dun magka-cut yung video. So, ito gagawin ko na, guys. Ayan, guys. So, ipi-play ko yung music. Papakinggan ko siya kasi hindi ko sa ulo yung music ko. Ewan ko, hinahan ko to. Baka makapiright tayo eh. And guys, natapos na tayo sa first half. Doon na tayo sa part where yung nag-glow up na ng konti. Ewan ko paano ako mag-glow up pero mag-change lang ako ng outfit and mag-glow up. Ayun guys, so nakapag-change na ako. Actually, nag-guys na ako ng konti. And eto, nag-jacket. Medyo may change na naman doon. So, start na tayo ng second clip natin wherein ibababa natin yung ring light. Kailangan yung light ng ring light natin is nasa ibabaw na. Pakita mo naman. Nasa ibabaw na yung light wherein kanina nasa ilalim. So, kaya nasa ibabaw na siya. And let's do this. Okay, start na tayo. So, ibababa ko lang siya and mag- aura ko. Ah! Nag-stuck! Ayan guys, so we're done filming. Sana bakit? Ayan guys, so we're done filming. Tawang-tawa siya sa mukha niya. Mahal ako. Tama, sige. Tawa. Ayan, tapos na yung video natin for today. Ipapakita ko sa inyo yung kinalabasan ng video right here. Simple. Yun yung pinaka-simple na editing. Kasi guys, if tama yung way of filming nyo, hindi kayo mahirapang mag-edit. Yung pag-edit noon, usually it would only take 3 to 5 minutes yung pag-edit. Or, minsan nga 2 minutes eh. Depende kung sanay ka na. And, kahit beginner ka, pag tama yung way of filming mo, hindi ka magtatagal, hindi ka mahirapan sa edit. Ayan, so, if you guys will be doing this video, don't forget to tag me in the video or use the hashtag sizelowmo, yan. Nagawa na ako ng hashtag para naman mapunod ko yung mga videos nyo. Gusto ko na nakikita ko yung mga videos na ginagawa nyo. Yung pag nag-tutorial ako, tapos ginagawa nyo. Gusto ko na mapanood ko talaga yon. So, guys, please use the hashtag sizelowmo para mapanood ko yung mga videos nyo. Ayun, so, I think that's all for today's video, guys.
Oy, si Timothy, meron na siyang TikTok. So, follow niyo siya sa TikTok. Ang dami naming video sa account niya. So, I think that's all for today's video, guys. Thank you all so much for watching. Always remember to be beautiful! See you guys on my next video. Bye! Bye, bye, bye.